Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Jano. 5'9 po ang height, katamtama ng pangangatawan. Gusto ko lang din po sana na mag-share ng aking kwento. Isa nga po pala akong si Lahis at mula noon hanggang ngayon ay hindi ako lumantad sa aking pagkatao. Alam na mga friends ko na straight ako. Don't get me wrong. Lahat naman po tayo ay may mga choices sa buhay at ito po ang desisyon ko. Do minsan, alam ko naman na makaka-relate ang tulad ko na mahirap talaga ang nagtatago ng pagkatao. Kasi hindi mo ma-express ang nararamdaman mo. Hindi mo maipakita at kailangan mo pa na sa malayo makapag-open o makipag-trip kung mayroong pagkakataon. Masasabi kong dahil sa ayaw kong ikahiya ng pamilya ko noon, alam natin na masyadong hindi patanggap. Maaga po akong natigil sa pag-aaral at maaga pong nakapagtrabaho ng kung ano-ano. Pero madalas, sa construction ako kasama ng aking kuya at ng tatay. Nung una, alam ko hindi ko gusto yon, pero nasanay na rin ako Kuya E. Mainit, madumi, mapawis, normal lang sa isang construction worker. Uwian kami Kuya E kung mga kakilala lang o mga kapitbahay na nagpapagawa ng bahay. Pero kapag nakakakuha ng malaking project, yung contractor na kilala ni tatay ay nakakapag-stayin kami. Minsan, isa, dalawa o minsan nga umaabot pa ng 6 na buwan, lalo na sa mga malalaking building na ipinapagawa. At kahit na ganun pang panlalaki ang trabaho ko, hindi siyempre may iwasan na may iba akong makikita. Magandang muka, magandang pangatawan. At aaminin ko, marami rin nakikitang paps, lalo na kapag sabay-sabay na naliligo. Malay ba naman nila na tumitingin ako sa kanila? Aaminin ko Kuya E, sa pagtagal ko sa ganung trabaho, marami na ring dumaan sa aking bibig. Mga lalaking tigang, mga lalaking gusto lang ng mapagpaparausan. Masasabi kong normal lang yun kasi ilang beses ko nang nagawa na may lalaking ginusto na siya ay makain ng paps na pinagbigyan ko naman. Hindi ko alam Kuya E, pero maraming lalaki kasi ang nakakalapit ko sa higaan, lalo na yung barracks eh. Dikit-dikit kami. At kapag alam kong may future o may eliyahan eh alam na, booking ka sa akin. Pero ang pinaka sinasabi nga ay nagmarka sa akin. Sa lahat Kuya E ay itago natin sa pangalang Edward. Siya ang bago naming kasamahan sa isang project na nakuha ni na tatay. Tulad ko, bata pa rin si Edward pero kung sa experience, sa construction ay lamang ako sa kanya. Siya yung parabang baby-baby, sabi nga ng iba naming kasamahan. Kasi pinilit lang ng tatay na isama sa trabaho kaya alagain, turuin. Marami nang naging kaibigan si tatay Kuya E, kaya naman hindi kami nawawala ng mga proyekto. Okay, balik tayo kay Edward na ibahagi ko sa inyo kung bakit nga ba nagmarka sa akin. Unang-una si Edward ay 19 years old pa lang Kuya E. Maputi, guwapo. Hindi ko kasi inaasahan na mabibighani kumbaga ako sa kanya. Doon sa katawan niya na bata pa lang ay may maganda ng abs. May abs din naman ako Kuya E, pero syempre iba kasi kapag ibang abs ang nakikita mo. Nagbibihis siya noon at pang bonus yung naroon sa loob ng kanyang briefs. Alam ko yung hindi pa nga siya. Sabi nyo nga ay naka-standing ovation, pero alam nyo yung may katabaan yun. At may kalakihan ng ulo. Mailan na rin naman akong nakitaan ng ganon sa mga kasamahan ko, pero itong si Edward kasi parang total package. Dahil hindi naman kami nagkakalayo ng edad ni Edward at hindi rin naman niya alam na may pagkapaminta ako ay naging magtropa kami
doon sa project na yon. Madalas kaming lumalabas at namamasyal kapag tapos na ang aming trabaho, which is alas 5 or minsan may overtime. Feeling ko napakaswerte ko na makasama o makilala si Edward kasi lagi nga siyang pinagtitinginan ng mga tao, malakas sa chicks, tawagin ng mga bakla. Dahil sa hindi nga niya alam na ganun ako, eh madalas pa siyang magpasama sa akin kapag may baklang gustong bumuking sa kanya. Nagkakapera siya at may mga pang-inom kami. Ano naman kaya ay pang-kain? Tinanong ko si Edward kung masaya ba siya sa ginagawa niyang mga bakla, pero sabi niya parang wala lang daw. Nakakakiliti pero di rin daw naman niya iniisip yun basta kasi may pera. At syempre kapag maraming pera ay meron din siyang pang-date sa kanyang girlfriend. Hanggang one time ko yee ay iniyaya ko ni Edward at pinakilala din sa isang bakla. Sa totoo lang ay ayoko nun, Kuya E, pero dahil sa tropa ko siya at baka may masabi sa akin bakit ayaw ko eh, nagawa ko na rin. Nakaraos naman at nagkapera. Kahit pala ayaw mo nang ganun ay kapag nasanay ka rin ay nandyan na. At nandyan na ang pera ay okay lang sa'yo. Parang pagkain na alam mong hindi mo gusto pero dahil sa gutom ka na, nakakain mo. Marami kaming bonding ni Edward, Kuya Ina, minsan pa nga, sabay na nilalantakan ng aming mga paps. At aminado ako na yun ang mga panahon na talagang magagalit ng gusto ang paps ko dahil nga sa nakikita ko ang kay Edward na ducks. Best friend ang naging tawag sa akin ni Edward, Kuya E, or minsan, tol, tropa, at masasabi ko na iyon ang naging dahilan para maging imposible na maamin ko sa kanya yung nararamdaman ko. Kasi sinakyan ko nang sinakyan yung mga trip niya. Hindi ko alam kung kapag inamin ko ba sa kanya kung ano ako ay iiwasan niya ako or what. Mahirap. Natapos ang project, nagkaroon muli. Dahil nga sa koneksyon ng aming mga tatay ay lagi kaming nagkakasamahan ni Edward. Hanggang sa di namin na malaya na lumipas na pala mga taon ng aming mga pagkakaibigan at ang bonding sa pamamakla. Kakaibang bonding, di ba? Isang araw, Kuya E, nag-inom kaming dalawa ni Edward. Problemado si Mokong dahil daw sa kanyang girlfriend. Sinabi niya sa akin na mapaglaro raw siya pero seryoso siya sa bago niya. Kaso mukhang nakarma daw siya. Pero susubukan daw niya na bumawi. Hanggang sa akin nabaling, Kuya E, si Edward. Tinanong niya ako, bakit nga pala ikaw, tol? Bes, ikaw, ba't hindi ka nag-girlfriend? Hindi ko alam yun kung yun na ang tamang pagkakataon, pero doon na ako umamin. Sabi ko, ayoko sa babae, tol. Sabi niya, saan? Huwag mo sabihin na umibig ka na sa bakla. Sabi ko, hindi. Hindi naman kasi ako ganun. Totoo nga, ang lakas mo naman mang trip, tol. Ano ba, bakla ka ba? Sabi ko, oo. Bakla ako, tol. Totoo nga, ang lakas mo naman mang trip, tol. Bakla ka nga? Sabi ko, oo nga. Bakla ako, tol. Sorry, nahirapan ako na sabihin o ipagtapat sa'yo. Sabi niya, wala yun, tol. Sa dami natin pinagsamahan, okay ka naman. Aha, kaya pala iba ang tingin mo sa akin, ha? Sabi ko, oo nga, lalo na kapag magkasama tayo sa isang booking. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tol. Okay lang yan kung gusto mo. Okay lang din naman sa akin kung gusto mo to. Sabay na hinawakan niya, Kuya E, ang kanyang paps na alam mo namang tulog eh nakabakat pa rin nang hinawakan niya. Sabi ko, loko. Sabi naman niya ay, totoo nga. Hindi ko ipagdanamot sa'yo to, tol. Siyempre, best friend kita eh. At siyempre, libre lang sa'yo to. Huwag kang maingay sa iba. Sabi ko sa kanya, paano mo nasasabi yan, tol? Ibig ko sabihin parang madali lang sa'yo. Sabi niya, ano ka ba? Ilalaki naman tayo.
Ikaw, kahit na ganyan ka, lalaki ka pa rin kaya gustuhin mo man to o wala din naman mawawala sa akin. Kapag sinubo mo o yung sayo, isubo ko kung gusto mo. Sabi ko, loko ka talaga, baka mamaya maniwala ako eh. Sabi niya, pwede nga, gusto mo ngayon eh. Doon tayo sa isang unit na ginagawa natin, binyagan natin yung kwarto. So totoo lang bilib na bilib ako kay Edward Kuya eh, kasi parang sobrang dali sa kanya na tanggapin ako at hindi niya ako pinandirian or what. At yun, nag-offer pa talaga siya. At yun nga Kuya E, ganun kabilis ang pangyayari na ang pinagnanasahan ko ay nakasamahan ko na. Hindi nga lang sa kama, kundi doon sa simento na may latag naman. Hindi ko alam na ginagawa yun ni Edward, ang makipaghalikan at lahat ng mga pagpapaligaya na tikman ko. Bonus na bonus talaga yon. Ang kanyang panalong paps, sabi nga ng mga sender niyo. After that ay parang walang nangyari, Kuya E. Pero para sa akin, Kuya E, mahirap kalimutan o iwaglit sa isip ang mga ganong tagpo. Sa amin na parang pangarap lang yun na sabi nga ay natupad. Mas naging maganda ang samahan namin ni Edward, Kuya E. Lalo na wala na akong tinatago sa kanya. Kaya maluwag din sa dibdib ko na minsan ang pinagkakatago-tago mo ay may makakaalam. Lumipas pa ang mga buwan at taon, basta naging normal na lang sa amin, Kuya E, yung ganun. Hindi ko masabi, para ko siyang kapatid na asawa, ganun. Pero syempre, alam ko naman na wala lang sa kanya yon, kasi may girlfriend siya noon na bago na at okay na okay rin naman sila. Hanggang sa nangyaring nabuntis na nga niya ang girlfriend niya, Kuya E. Sinabi naman ni Edward na kailangan daw niya ng mas magandang pagkakakitaan. Sinabi niya sa akin na basta kapag may time naman ay pwede naman kami magkita. Para sa akin okay na rin yon, Kuya E. Bagaman may kirot din pala sa puso ko dahil hanggang kaibigan lang ako. Pero alam ko, kaya ko naman yon. Kahit noong nag-asawa na siya, hindi pa rin naman naalis sa amin na kapag nagkikita kami ay may nagaganap sa amin, Kuya E. Para bang special bonding namin yon. Para ba akong kabit na nakikihati, pero ang maganda ron ay wala namang kaming commitment sa isa't isa. Dahil sa hindi rin naman nakapagtapos ng pag-aaral si Edward ay hindi rin naman agad siya nakakuha ng magandang trabaho. Kaya minsan ay napipilitan pa rin siya na mag-construction. Pero sabi nga, hindi naman kasi laging nasa ilalim lang dapat. Sa maliit na puhunan, Kuya E, ay sumubok akong magnegosyo na masasabi kong napagtagumpayan ko hanggang sa nagkaroon na rin ako ng isang mini grocery store. At dahil wala pang trabaho si Edward, sinabi niya sa akin na siya na lang muna ang maging tauhan ko. And dahil nga sa may pinagsamahan na kami, alam ko naman na mapagkakatiwalaan siya. Dumating sa point, Kuya E, na minsan doon siya natutulog sa akin at syempre hindi nawawala sa amin ng mga ginagawa naming trip. Mahirap ring masanay ng ganun kasi sabi nga ay talagang hahanap-hanapin mo yun. Lalo na kapag umuwi siya sa kanyang asawa. Kilala rin naman ako ng asawa niya, Kuya E, at dahil sa hindi naman ako din halata ay naging magka-close pa kami. Kaya sabi nga ni Edward ay okay na okay ang ganong setup. Alam ko wala naman akong karapatan, pero aaminin ko, seeing them together na masaya ay naiingit ako o nagsiselos ba. Yung tipong gusto ko rin na may ganun ako, Kuya E, pero hindi ko talaga gusto ang babae. Pero hindi rin naman ako makakapag-boyfriend dahil sabi ko nga, diba, tago nga ako. So sabi ko nga, okay na okay si Edward na lang ang nakakaalam ng lahat sa akin. Kahit na mukhang kabit lang ako ay na-enjoy ko naman siya dahil siya ang lalaking palaban, Kuya E. Lilinawin ko po, Kuya E, nagkakagusto naman ako sa babae pero hindi ko maisip na magsasama kaming dalawa. Tumagal pa ng tumagal kaming ganun. Sa labas, utusan ko siya pero pinagpaparausan naman kapag kami lang dalawa. Naisip ko noon, ano bang dahilan? Bakit hindi ko matiis si Edward? Magaling kasi siya, Kuya E. Siguro ay dahil sa dami na niyang karanasan
mismong sa sarili na rin niya ay na-apply niya yon. Pero siguro isa pa ay yung sobrang bait ni Edward at never na namantala. Sabi ko nga, maswerte pa rin ako sa aking best friend kasi hindi siya abusado at nagtatrabaho siya ng maayos. Pero sabi nga nila, wala naman kasing forever. Dumating ang araw na hindi na kami pwede na magsama lang lagi. Hindi naman sa nagkaroon kami ng problema kundi mas naging gusto lang ni Edward na mas mabigyan nga raw ng magandang buhay yung kanyang pamilya. Nag-abroad si Edward na tulad ng mga kababayan natin na naghahangad ng magandang pamumuhay sa pamamagitan ng pamamasukan sa ibang bansa. Matagal-tagal din kuya bago ko nakasanayan na wala na siya at wala na yung mga ginagawa namin tuwing kami na lang ang magkasama. Marami rin naman na pwede sana akong tutuusin pero mahirap na. Alam nyo naman na dahil sa tago nga ako ay gusto kong umiwas sa tukso at chismis pero syempre may mga araw na hindi mo rin talaga matitiis lalo na kapag may dumating na bagong magpapatakam sa'yo. Nasusunod kong ipabahagi sa inyo Kuya E. Sana po ay abangan nyo po ang susunod kong kwento tungkol po sa akin sa bagong tauhan sa tindahan na si Rico. Hanggang sa susunod po na liham Kuya E, nagmamahal, Jano. Okay, maraming salamat sa iyo. Jano, talagang hindi kayo nagkaroon ng relasyon at hanggang trip lang nga. Sabi mo yung nangyayari sa inyo. At maganda naman yung naging relasyon nyo. Tapos ayun, medyo nagkahiwalay lang kayo dahil kailangan mga ibang bansa. Diba, ng iyong Edward talaga. Pero maraming salamat at aabangan namin yung susunod mong kwento, yung pagpapatuloy ng kwento mo na titignan natin, magkakaibigan ba? Magkakaroon ba ng pag-ibig? Yun yung malalaman natin sa iyong susunod na liham. Muli, maraming salamat sa iyo, Jano, at mag-ingat ka lagi at ihintay namin ang iyong susunod na liham. Maraming salamat po sa inyong lahat.